meron tayo dito Hana BC 7 kilograms 170 HAWMD 170 7 kilograms. Ang problema niya, pag pinower siya, nagpa-power siya. Tapos mag-process ka, wash yung spin. Pag pinlay mo, nagbi-blink lang. Ang ibig sabihin na nagbi-blink lang, ito, saksak natin. Ayan. Power off natin. Binuksan ko na, guys. Power. Naka-ikatlong ilaw siya. Ikatlong ilaw, naka-wash, rinse, pin. So, pag pinlay ko siya, in-start ko, no function. Walang function siya. Kahit mag-spin pa ako. Process natin. Spin. Start ko. No function siya. Ayan guys, buksan natin ah. Ganto. Gutin natin. Binuksan ko na siya. Line 1, AC. Line 2, AC. Line 1, AC, pumunta sa malaking transformer. Line 2, AC, pumunta sa malaking transformer. Ito yung transformer. Yan, transformer siya para ma-convert siya, mag-step down, magiging 12 volts. Tapos may mapapansin kayo, mayroong relay. Relay. Relay yan, papuntang switch ng mga motor. So, ito siya. Nasa line 2 AC siya. Line 2 AC, pasok agad sa malaking transformer. Pero, may isa dito. Paan ng relay na dapat mag-relay siya dito. Papuntang high voltage. Papuntang 110. Switching ng mga triac. Switching ng triac ng normal cycle. Switching ng triac ng reverse cycle. Switching ng triac ng... Ito yung AC1, AC2, pupuntang transformer, AC1, pupuntang transformer, mag-step down, magiging 12 volts. AC2, pupunta siya ng relay. Ni-start ko na siya. Naka-start na siya, pero walang voltahe. Ulitin ko, walang voltahe papuntang triac. Reverse cycle, triac, normal cycle, triac, drain, triac, inlet valve. Kasi, ito yung relay niya. Hindi siya tumawid dun. AC2 relay. Malalaman natin, buhay yan, voltahin na yan. Ito yung ating tester. Nakaset siya sa high voltage. 750 volts AC. Sukin natin yung line 1. Line 1. Ingat lang guys. Line 1. Line 2. Meron siyang 230 reading. Palaktawin natin sa relay. Zero voltage. Ibig sabihin hindi nag-relay. Kaya walang voltahe sa mga switching triac. Ang next natin gagawin, maghanap tayo ng 12 volts. So, yan yung 12 volts. Yan natin ilalim. Ito yung ilalim niya. So, ito yung nasa background. Ito nasa taas, positive side. Kuha natin ng 12 volts yan para ilagay natin sa relay. Ang next natin gagawin, hanapin natin ang ground ng relay. Kasi yung supply, yung B plus, yung positive ng relay, ay nakadumaan sa IC. Ang hanapin lang natin yung ground para malaman natin kung saan tayo maghahanap, magtatap ng positive. So, ito yung ground. Kasi, tinest ko siya sa negative side ng capacitor, nahanap yung ground niya. Itong ground niya nasa baba. So, yung positive ng relay nandito sa taas. Ito. So, dito tayo magtatap ng 12 volts from capacitor. 12 volts lang kahit huwag nyo nasamahan ng ground.
And guys, naglagay tayo sa positive side ng capacitor. Kumuha tayo ng 12 volt supply papuntang positive ng relay para lang mag-relay. Huwag na huwag tayo mag-jumper ng relay. Kasi kailangan niya ng maraming motor kasi nakakapit sa kanya. Wash motor, drain, inlet valve. Yung mga yan, rectator. Yung mga yan, nakakapit sa relay. Kaya kailangan nating parelayin siya sa 12 volts. Hindi nag-relay, palitan natin ang relay. Guys, ayaw pa rin. Sinaksa ko na. Ayaw gumana. Sira yung relay. Sira ang relay. Kaya ayaw maglabas ng voltage sa mga triac. Ito, lagay tayo ng sariling relay. Kasi malaki masyado to. Samsung galing. Nilagay natin yung kumuha tayo ng positive dito sa paa mismo ng relay. At negative sa paa mismo ng relay. So, dumaan siya dito sa supply ng relay na to. Dito na lang tayo maglalagay ng switch sa paa niya. Yan, ito ang switch niya. Ito ang ilalagay natin. Magsiswitch yan. So, wala tayong pepestuhan. Lagay na lang natin dito. At indikit natin ang glue stick. Test natin. Spin. Wait lang, may laman sa loob. Spin. Naka-spin siya, guys. Yan guys, nag-spin na. Pause. Off natin, papaliwanag ko na may ayos. Okay. Guys, nagpalit tayo ng relay. Nagpalit tayo ng relay. Ito yung positive na relay. Red, negative. Ito yung switch niya. Switch sa likod ko na nilagay kasi hindi nakasya at maliit yung relay niya. Malaki tong relay. Pang Samsung kasi to. So pwede naman basta na i-modify niyo ng tama kung saan yung switch at saka kung saan yung supply. So tetapan ko pa yung relay. Dinagit ko muna ng mistake. Tetapan ko pa yan tapos takpan na natin. Guys, okay na yung unit. Spin na lang tayo para makita niyo kasi pag-wash kasi, mag-refill pa siya ng tubig, hindi niyo maririnig. Nagbi-blink na. Nice one, guys. Okay na.